Matutuloy nga ba ang dream starting five ng Los Angeles Lakers? Yan nga ay si Patrick Beverley, LeBron James, Anthony Davis, and possibly Miles Turner at pati na rin si Buddy Hield. Alam naman natin na ang focus na nga nila ngayon ay sa team ng Pacers sa pag-trade niya sa anilang dalawang player matapos na makansila na si Kyrie Irving. At mga idol, kagaya nung problema nila nung una dito kay Kyrie at sa Nets, ayaw nga pa rin ibigay ng team ng Los Angeles Lakers ang dalawang first round pick nila. Gusto nga kasi ng Pacers na dalawang future unprotected first round pick yung 2027 at 2029. Pero sinabi nga daw ni Rob Pelinka, ayaw niya na dalawang unprotected. Gusto niya nga daw ng swap o possibly protected yung pangalawang pick para nga hindi completely mawala sa Lakers yon. At eto nga na naman tayo sa sitwasyon kung saan ang Lakers ay nagmamatigas. Ganyan na ganyan din yung kay Kyrie Irving, diba? Nung ayaw na ibigay yung dalawang first round pick. Pero nung naging willing na si Rob Pelinka, ayaw na netong team ng Brooklyn Nets. At ang kinakatakot nga dyan mga idol, ang mga Lakers fans ay baka maulit nga na naman yon. Masayang ang tsansa na makumpleto ang dream lineup, ang dream starting five ng Lakers na si LeBron, AD, Beverly, Turner at si Hield. Kayo mga idol, ano bang opinion nyo? Dapat bang i-give up na talaga ni Rob Pelinka ang dalawang first round pick para nga umuuna itong Pacers? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At ngayon ay pag-uusapan naman natin itong ang team ng Brooklyn Nets dahil patuloy nga sila sa pag-i-improve. Ngayon nga mga idol ay nasa advanced discussion na nga sila dito kay Markieff Morris para nga madala siya dito sa team ng Brooklyn Nets. Well, alam naman natin na itong si Morris ay very experienced player, veterano, nanalo nga ng championship sa Lakers noong 2020. At mga idol, isa nga siyang stretch 4, stretch power forward, kayang-kaya at very reliable nga sa 3-pointer niya. Kaya nga mga idol, for sure, magandang pick-up ito para nga sa team ng Brooklyn Nets. Malaking tulong ito sa spacing para nga sa duo nila na si Kyrie at pati na rin si Kevin Durant. Kaya nga ngayon mga idol, abangan natin kung magiging successful bang pag-uusap ito nga ni Markieff Morris at ng team ng Brooklyn Nets at magre-resulta nga sa contract signing. Pero anyways nga mga idol, para na sa ating panghuling balita ay pag-usapan naman natin ang top 10 center na nilabas nga netong Hoops Hype. Well, of course, ang MVP ang number 1 na si Nikola Jokic, ang runner-up na si Joel Embiid, pangalawa, Bam Adebayo, Rudy Gobert, DeAndre Ayton, Jared Allen, Domantas Sabonis, Robert Williams, Jonas Valanciunas at Miles Turner. Yan nga mga idol ang kanilang listahan na ayon sa most of the NBA fans ay fair. Pero sabi nga nila na si Domantas Sabonis nga daw mga idol ay dapat mas mataas pa dyan. Maybe 6 nga daw kapalit ni Jared Allen dahil very versatile nga daw yung player na iyan. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa listahan na ito? Top 10 center daw for next season? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!